Hello guys, ito guys, sobrang init at pa-duty na tayo nito, tapos makikipagpalitan lang tayo. So ngayon pala guys, bubuksan natin yung cargo hold number 2, kasi nga doon na sila kukuha o yun na yung susunod na discharge. Kaya tara guys. Hello guys, ito guys, inopen na natin yung cargo number 2. Tapos ito na yung next na i-discharge. Yan oh. Yan, kumbaga yan na yung susunod na tatanggalin nila yung fertilizer diyan na gamit ang Sure Crane. Yan ang Sure Crane. Tapos guys, pag dinakot pala niya, ayan oh, dyan niya nilalagay. Tapos yun yung mga nag-aayos na pagbaba ng kargamento ng fertilizer, pasok na kagad sa sako. Tapos may ano na rin yan guys, may timbang na yan. Ganyan pala yung ano guys, ganyan yung ginagawa nila na pagdating ng ito, katulad itong sa amin, ang karga namin, fertilizer. Katulad dito na, pag-discharging pa ng kargamento, ayan na, kagad nasa sako na. Tapos nga, i-distribute na yan dun sa mga seller na kung sino yung bumili ng mga product na yan na fertilizer. Tapos may ano na rin yan, pantay-pantay ang kilo niyan. Pag sinabing 21, 24 kilos o 25 kilos, pantay-pantay na yan kasi dun sa may tube nila, kumbaga pag naabot niya yung 25 kilos, babagsak yung sako. Hanggang dun lang yun. Tapos ito pala guys, yung nangyari sa sahig natin. Yan oh. Kung makita nyo sa mga ibang video ko guys, pulang-pula to. Yan oh. Tapos ngayon, ayan na. Yan na yung naging resulta ng abono. Naging puti na siya ngayon. Tapos ang mangyayari dito, para mawala ito, gagamit kami ng either na muriatic acid o chemical ang gagamitin namin dito para bumalik yung pagkapula niya. Hanggang dun to guys, hanggang dun sa ulihan ng barko, puti siya. Kaya yan yung mangyayari, para maalis tong mga dumi na to, gagamit kami ng chemical. Ayan guys, oh. Kasi kung mano-mano mo lang tatanggalin to, mahirapan ka. Kaya lang ng creeper dyan, pala. Nakawalit yung para dito sa sakit ng bodega.